So makisaw-saw din tayo doon sa issue ni Donalyn Bartolome. I hope na hindi pa tayo huli, pero hindi tayo magfo-focus doon sa issue kung ano yung sinabi niya. Pagkus doon sa mga content at videos na napapanood ko dito sa TikTok kung saan they are invoking Donalyn as patron of labor and employment, which is hindi naman dapat. Kaya naman for today's video, Chingus and Fade, ikikwento ko sa inyo or isishare ko sa inyo kung paano nga ba ino-open or nagsisimula yung cause for beatification and canonization. Of course, may criteria yon. Dapat namuhay ka ng banal. So, dapat meron na yung fame of sanctity nung ikaw ay nabubuhay pa, nung ikaw ay namatay, maging after your death. Paano naman yun? So, for example, namatay ka, di ba? So, dinagsa ng pagkarami-raming tao yung iyong libing. And after your death, hindi naputol doon yung inspiration na binibigay mo sa mga tao. Kaya patuloy pa rin silang bumibisita sa puntod mo to ask for your help, for your intercession. So, pasok na yon. So, doon pwede nang simulan yung pagbubukas ng iyong cause for beatification and canonization at tatawagin ka ng servant of God. At doon titipunin yung mga testimony ng mga nakakakilala sa iyo. Hindi lang yung mga mabubuti, pati na rin yung mga bad sides ay pakikinggan. Tinatawag yung devil's advocate. At kapag nakompleto na yung mga testimony, yun ay ipapadala sa Roma. At doon, iko-compile yun sa isang libro or sa isang research na tinatawag na position. Kung saan yun yung pag-aaralan ng mga kardinal at matapos nilang pag-aralan yun at mapatunayang namuhay ka nga ng banal, ide-declare ka na ng Papa na venerable. Sa pagkakataong itong one step closer ka na sa pagiging santo dahil nag-aantay na lang tayo ng isang milagro para magikang blessed for your beatification. Pero hindi basta-basta yung milagrong hinahanap dito kasi maraming mga specialista or mga doktor ang magsusuri ng milagro na dapat mapatunayang milagro ngayon nangyari. At isa pang milagro para naman ikaw ay maideklarang santo ng simbahang katoliko. And yung mga patronage naman ng mga santo, nakadepende yan sa buhay nila. Kung saan makaka-relate tayo tulad ng patron of doctors, patron of farmers, diba? Yung makaka-relate tayo sa kanila.